namin na sa Kinakto. Hindi po, hindi maganda yung impact sa amin itong martial law. Ay, kumbaga, siyempre, naiwan mo yung hanap buhay mo. Tapos, ganito, pag tumatawag sila sa akin nandito ako, habang nagbibirita mo, tumatawag sa akin yung dalawa. Pala nila kasi meron akong meron pera dito na ano na pinamimigay ko. Sabi ko, wala pa akong pera, sabi ko. Sige lang, kaya kung sabi ko matapos yung mga trabaho namin dito, kumbaga yung pinaglalaban namin, baka sabi ko magkaroon, makapag-anak ko dito sa Manila. Tapos, baka tulungan nila kami. Makapagpatay ulit na kahit ako sa sari-sari store lang lang. Kasi yung sari-sari store eh, kumbaga, basta marunong ka lang basta marunong ka lang. Mayroon kami sari-sari store. Ganyan mga tinda-tinda lang mga ano. Pero nakakumikita din naman. Kasi libre sa kurente, libre sa bahay. Kaya wala kami pinabayaran. Libre din sa tubig. Kumbaga yung tubig lang, mahirap. Mahirap siyempre kumbaga hindi mo sila kasama. Hindi mo lang. Tapos tapos sila tumatawag sa akin. Hindi pa ba kami pumunta dito. Umay, punta ka dito, namimiss ka namin. Siyempre, kahit pa paano, namimiss ko sila. Pero sabi ko sa kanila, sumama ko dito sa Pambansang Lakbayan. Para sabi ko, para makawala sa akin. Para. Sila siya yung nagagastos sa kanila, tapos pag may pera ako, pinapadala ko sa kanila. First time na ibalita sa akin yun ni Ma'am Aida, sabi niya, sasama ba kayo, sabi niya, sa Lakbayan, Pambansang Minorya, sabi ko, kailan ba yun? Sabi niya sa akin, sa 20. Sabi ko sa kanya, problema namin kasi, para saan yun, sabi ko. Inyo, paglalaban nyo, sasama tayo, magrarally tayo, sabi niya. Sinabi niya sa amin yung mga lugar, kaya alam namin yan. Sabi ko sa kanila na nagpaalam na ako dun sa nanay ko, sabi ko, magrarally kami sa Maynila, kasama kami sa Lakbayan, kaya medyo matagal yung pagdating sa Lakbayan. So, kumbaga, nasa isip ko lang that time na sabi sa akin yung Ma'am Aida, na talaga ako, kumbaga, decided na talaga ako sumama kami ng nung magdating. Pagdating namin doon sa Cagayan, doon sinabi nila sa amin na doon to yung gagawin namin. Kailangan lahat ng lugar, bababa kami doon. Tapos, yung iba yung naisip niya. Yung iba naman, sige. Pero, kaming nakarating dito na tinitirano, iisa lang talaga yung namin. Mahirap man o hindi, basta tutuloy pa rin kami. Kahit mahirap, gagawin pa rin namin ito. Lalaban pa rin kami. Masaya kami. Ako, kada may sumasalubong sa amin, umiiyak ako. Tapos umiiyak lang sila kasi nararamdaman ko na kumaga. Marami kami, hindi lang pala kami nandito. Marami kami. Lalaban nila. Ako kasi yung speaker nila doon sa doon sa Mindanao. Parang pag-akyat ko sa stage, kinabahan ako. Kaya yung ibang sasabihin ko, makalimutan ko. Sabi nila, pag tinitingnan mo yung gano'ng kadami yung tao, maaano ka kasi hindi naman ako sanay na magsalita ng maraming tao. So, medyo okay naman. Kunti lang yung nasabi ko doon, pero maiiyak na ako nung kaya sabi ko sa kanila, maraming salamat ako. Tinapos ko na agad. Sa akin, ipinagdadasal ko, that time na nagbigay kami, ipinagdadasal ko na sana, hindi lang sana, kumbaga, maging successful talaga itong kapag namin.
ibigay sa amin ng God at ng Allah sa umbaga. Yung hinihingi namin, masaksis, na tigilan, mawala na yung Marsyalo sa Mindanao at pabalik sa amin yung lugar namin sa Marawi. Ibalik sa amin yung lugar namin, makatira kami ulit doon at bigyan nila kami ng pampatayo namin ng bahay, bigyan nila kami ng bagong buhay namin. Uwi namin doon sa Giral. Sabi nila kasi, yung sumama doon dito sa Lakbayan na to, actually hindi kami nakapagpaalam doon sa mga distributor. Kasi may militar doon sa amin. So, pag magpaalam kami, hindi nila kami papayagan. Kasi against sila sa ganda. Maghahanap naman sila ng paraan tulad nung pagkaranali kami doon sa iligan ng sunan ni Duterte. Hindi man kami nakasama. Kasi pinigilan nila kami doon sa pawak. Tinukuha nila kami ng mga selula. Eh wala kaming selula eh. ID lang eh. Pagkatapos ng suna, lumang kami doon ulit, hindi na nila inaanap yung selula. ID na. Hindi maganda yung ganun, di ba? Parang hinahanapan ka lang nila ng butas na yung alam nila na wala para hindi ka makalusot. Plano namin pagbalik namin doon, gusto ko pausapin yung pinakamataas na disability na ipapalawanan ko sa kanya kung bakit hindi ako nakapagpaalam. Saka dadaan din ako sa mga anak ko na sila. Ako po si Sittie Rahma Asim at ito po yung status ko.